Thank you, Lord. Ito na naman tayo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. May pakinabang tayo dito sa ating pagkukulong sa ating mga bahay-bahay. Mula sa Silangan hanggang sa Kanluran, tayong lahat mga kapatid, anong man tayong lahi, anong man tayong reliyon, tipon-tipon tayo bawat araw para pakinggan ang Lord. At yung mga sasabihin niya sa pamagitan ng pagbasa natin ito. Thank you, Jesus. Tunay na tinitipon tayo buong daigdig para maparangalan natin siya. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya wala tayong ka-inip-inip sa ating pag-quarantine ito dahil ito nga, tayo may pagkain spiritual na lagi natin pinagsaluhan. Praise God. Thank you, Jesus. Ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid, ay itong aklat ng Pedro. Ikalawang Pedro 1 verse 20 and 21. Hallelujah. Ayun, sabi sa atin ng Panginoon, ng mga nakikinig sa Kanya, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbigay ng sariling pagpakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Amen. Praise God. Ang Lord ang magpaunawa sa atin. Kung kapos man yung aking paliwanag, mga kapatid, ang Lord ang magdaragdag. Amen. Kaya kung may Biblia kayo, mga kapatid, ay magbasa tayo. Magbasa. Ay, ang saya kaya. Verse 21, sapagkat ang payag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. At ipinahayag ng mga taong nasiilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wow! Nasiilalim pala tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Hindi lang ako, tayong mga nakikinig, mga kapatid. At paunawa na sa atin itong ating mga binabasa. Kung napaliwanag ko ng kaunti, ng abot ng aking kaalaman na pinagkaloobin sa akin ng Lord. Habang tayo nakikinig, o ipanawa din sa atin ng Lord sa inyong mga kapatid. Ang Lord ang magpupuno sa aking pagkukulang sa pagpaliwanag nito, ano mga kapatid? Ang saya. Praise God. Thank you, Jesus. Ay, yung pagpakinig natin ay malaking biyaya na yun sa atin. Nagbigay tayo ng oras sa Lord. Na dapat lang naman. Praise God. Matthew 19 verse 11, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang ang pinagkalooban ng Diyos. Parang kadugtong lang nung ikalawang Pedro 1:20-21. Ayun, hindi daw lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang ang pinagkalooban ng Diyos. Sa yung mga nakikinig, kailangan natin ay pakinggan itong maigi at siya magpiliwanag sa atin. Amen. At hindi daw kayang tanggapin ng sila lamang na yung lahat tayong nakikinig, pinagkaloob na sa atin, maunawaan natin. Kasi siya na magpaunawa sa atin. Ano mga kapatid? Praise God. Kaya nga tayo nagpaka dito sa pag baybay ng salita niya eh, para maipunawa na sa atin. Praise God. Kung di ko man magpunawa sa inyo mga kapatid, ang Lord magpunawa sa inyo, sa atin lahat. Amen. Romans 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wow! Amen! Ang galing, ano mga kapatid? Pupuspusin. Eh, yung pagbabasa natin to parang panalangin na yun. Eh, hindi parang, panalangin talaga mga kapatid. Puspusin nawa kayo ng Diyos. Amen! Na siyang bukal ng pag-asa. Ayun lahat, bukal siya ng pag-asa. Ng pag-ibig, ng pananampalataya, lahat sa kanya magagaling. Ayun, pagka itong ginagawa natin ay nalulugod ang Lord at puspusin niya tayo. Amen. Kagalakan at kapayapaan sa pagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Pagbasa natin ito ay mapuspos tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Kaya napakabuti ng Lord. Ayun. 1 John 4:13, hallelujah. Ang Espiritu Santo ang buspos sa atin. 1 John 4:13, nalalaman nating natili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Amen. Praise God. Sabi doon sa una nating pinag-aralan, Pus Peter, hindi daw kayang paliwanag yun ang mga hindi na sa ilalim ng Espiritu Santo. Kaya hindi ko naman paliwanag sa inyong magpatid. Ang Espiritu Santo ang magpaliwanag sa ating lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Lord.
Itong mga binabasa natin ay nakakatuwa, ano mga kapatid, nakakagalak. Ayun. 1 Corinthians 2 verse 15, 16. Nanawaan ang taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Hallelujah. Verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ayan. Thank you, Lord. Kailangan pa natin ang sumaatin yung pag-iisip ni Kristo. Huwag tayong isip ng isip ng kung ano-ano. Itong pagbabasa natin ng salita ng Lord, ito ay, ang Espiritu niya ay pupuspos tayo. 1 Thessalonica 4 verse 8. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Kaya dapat pala natin susundin mga kapatid, huwag natin hamak-hamakin kasi nga hindi pala tayo kundi tao ang nahamak natin. Ay halimbawa mga kapatid, inahamak ninyo ako kasi ako'y salasalabid magsalita kasi Bisaya ang ako. Thank you Lord. Ay hindi pala ako hinahamak nyo, kundi ang Diyos na siyang nagloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Isipin mo yun. Kaya mga kapatid, huwag tayong nating hamakin yung ating kapwa na kasi hindi pala siya o ako ang hinahamak, kundi ang Diyos ay nakakatakot. Praise God. Nakakatuwa ang Lord. Ano mga kapatid? Isipin mo, tinuruan tayo. Ang galing. Ayun. Kaya kung gusto nyo man akong hamakin mga kapatid, huwag nyong hamakin ang Panginoon at delikado tayo dyan. Pakinggan lang natin at talagang may matutunan tayo. Praise God, nakakatuwa. Hallelujah. Episode 2.18. Ayan, sa episode 2.18 tayo mga kapatid. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nagkakalapit sa Ama sa pangitan ng isang Espiritu. Hallelujah. Ayun, nakakatuwa. Isipin mo. Dahil sa kay Kristo ay nagkakalapit tayo sa pangitan ng isang Espiritu sa Ama. Nakakalapit tayo sa Espiritu ng Ama na nasa langit. Kasi pagka tayo ay hindi natin masundan itong manual of life, Espiritu ng Ama na sa kanal ng ating nasusundan. O sino ang napahamak kundi tayo. Kaya kailangan natin subaybayin itong salita ng Lord, yung manual of life para hindi tayo maligaw. Amen. Praise God. Ayun, kailangan Espiritu ng Panginoon ang ating panahanin sa ating puso, hindi ang Espiritu ng magnanakaw sa dyan-tintin. Para huwag tayo manakawan ng pag-asa. Amen. Ng kaligayahan. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Lord. Ako, mga kapatid, sa totoo lang, ito ang naging kaliwan ko mula nung kami ay nawala ng padre di pamilya, nasadla kami sa kapaghatian, tapos mayroon pang mga ulupong na gusto kaming apihin, harap-harapan, ay talaga naman, isipin mo yun, ito ang nagbigay ng katatagan sa amin, mga kapatid, sa amin mag-iina, kaya salamat sa Lord, na ito nga is misir ko, misir nating magiging mga kapatid, kasi marami din sa nakaranas ng mga karanasan namin, hindi lang kami, kaya gusto ko yung mapuspos din tayong lahat, kaya mga kapatid, yung may mga karanasan na ganito, mga nawala ng mal sa buhay, magbasan tayo, patatagin tayo ng Panginoon, amen, kasi talagang napakasakit, Kuya AD, pero pag alam natin na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat, ay siyang magtanggol sa atin at magliligtas na rin ang kanyang banal na Espiritu na patuloy manahan sa ating mga puso. Ang siya mag-aaliw sa atin. Grabe yung mga pinagdaanan natin, pero talagang grabe din ang kaaliwan na binigay sa atin ng Lord. Kailangan lang natin ay pakinggan yung kanyang salita at babasahin natin. Kasi ito ang magsisilbing tubig, ito ang magsisilbing galak sa ating mga puso. Napatuloy natin mga panghawakan ng mga pangako niya. Amen. Praise God. Idugtong na rin natin yung Gawa 9:31. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Amen. Ayun. Patuloy tayong lalago ang ating pananampalataya at pag-ibig at pagsunod sa Panginoon ay patuloy tayo maging matatag sa tulong pa rin ng Espiritu Santo. Hallelujah. Kung ating sarili, hindi talaga tayo makasunod kasi nga minsan nga mas madali pa tayong
sumunod usang kasamaan kaysang sa kabutihan. Salamat na nga lang sa Panginoon at naabutan niya tayo ngayon, tinuruan na tayo ng kabutihan. Kaya yung magmagawa sa atin ng sasamaan, hayaan lang natin. Magsawa din yan. Hindi yan kasi titigil mga tao nga. Sabi nga yung awit 147 verse 6. Ang pagpagumbaba daw siya niyang itataas at lahat dong mayabang ay sa lupa ibabagsak. Kaya naman hindi tumitigil, hindi pa kasi bumabagsak. Hallelujah. Kaya tayo nga bumagsak na rin. Ginayo tayo ng Lord. Kaya ngayon tayo ay nasa tamang daan na i-press God. Kaya salamat sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sunod na rin natin yung aklat ng Jod. Ayan. Hindi mo, pati Sudas may aklat dito. Jod 1 verse 20. Ano sabi? Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Ayun, laging katulong natin yung Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya napakabuti ng Lord. Lagi natin katulong Espiritu niya na isinugo niya sa ating mga puso na siya rin ang magliligtas sa atin. Sabi nga doon sa, diba, sa John 1 verse 12. Tianggap na natin sa maging anak na tayo ng Diyos. At bilang patunay, Galatians 4:6, isinugo ng Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama ko. Ang Espiritu ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya napakabuti ng Lord. Isipin mo, lahat na ay ginawa niya para tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. At dito tayo magtatapos, mga kapatid, sa Espiritu pa din. Kung saan tayo nagsimula, doon tayo magtapos. Ayun nga, sabi nga, dapat na natin malaman na di alam na natin ano, mga kapatid. Ikalawang Pedro 1 verse 20 and 21. Kasi kung saan tayo nagsimula, doon din tayo magtapos. Parang yung buhay lang natin, nagsimula sa Lord at magtatapos din tayo sa Lord. Huwag tayo magtapos kay Grim Lord. Kailangan sa Lord tayo, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Sabi nga, higit sa lahat daw. Ayun, basahin natin, mga kapatid. Verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Ayun, wala daw makapagbigay. Sapagkat ang payag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kaluban lamang tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Pinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wow. Nasa ilalim pala tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ano, mga kapatid. Pagka tayo pinagbulay-bulayan natin itong salita ng Lord. Thank you, Jesus. Amen. Kaya lagi natin baybayin itong salita ng Lord para nasa ilalim tayo lagi ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para huwag tayong mapailalim sa pangyarihan ng Diablo. Hallelujah. Na naghari na dito sa daigdig nito. Sabi nga doon sa 1 John 5:19. Thank you, Jesus. Salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Thank you. Na patuloy na pinapanalangin ko kayo araw-araw bago pagising, bago tayo naggawa nito, mga kapatid, na ipanalangin natin pa. Kasi nga kailangan medyo maiksi lang ang video kasi mahirap editin, kaya yung mga prayer ay hindi na natin sinama dito sa pag-pipil. Hallelujah. At kayo din man, mga kapatid, manalangin tayo lagi. Panalangin natin yung ating mga anak o mga mahal sa buhay. Kung dito tayo sa Pilipinas, nasa abroad sila, ipanalangin natin sa Lord yan. Kasi kaya naman niya abutin yung kanyang pagpalang kamay. Amen. At walang imposible sa Lord. Magtiwala lang tayo, manampalataya at manalig. Amen. Praise God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Praise God.